Aayusin ko na nga. Sige, ayusin natin. Cameraman nagkikialam. Cameraman's ready. Lights, retouch, action! Good morning, Dive Philippines. We're currently climbing up Mount Halcon, the highest mountain in Oriental Mindoro, standing at 2,586 meters above sea level. So, dumadami sa may Lantuyang. Medyo mahaba yung... Mahaba siya, pero gradual ang assault. Gradual pa rin. Gradual yun! Ayun. Currently, ito yung view namin. At maputik yung daan. Wala namang mababawas. Picture kami. Oh, parang Grand Canyon Cove. Good afternoon, Dive Philippines. So, I'm currently here at Mount Halcon. So, Lantuyang trail yung dinaanan namin. And we have 4 days itinerary. Yung place namin, where I'm standing right now is just 15 minutes hanggang dun sa Aplaya. So yun dun kami magka-camp for tonight. And that's the majestic view. Ito ha. 9 hours or 8 hours kami naglalakad. Current elevation is around 1,580 meters above sea level. So, ganyan siya kaganda. Ito ha. Amazing. Alright, yun yung mga kasama ko. Kawai! So we just crossed the Langan River. Kaya siya kalaki. So pala bigat tubig. Joy! Take 5! Ako kasama mo. So agagaling lang namin dun sa may last na ilog, yung Anglo River. Ang current elevation namin is 1,824 meters. And today is our second day assaulting. Ilan na inakyat natin? Ilan yun? 1,841? Yung kita! 1,789? 1,789 yun lang ngayon. 1,841 na yung current elevation namin. 52 meters in 12 minutes. Ano yung video? Huwa ka mamaya. Good afternoon, Dive Philippines. So, we're currently here at the knife edge of Mount Halcon. Walang clearing. Actually, konting-konti na lang. Walang clearing. As you can see. Then, nagaganyan na siya. Malamig kasi. Haggard na ako. Pinagyo pa naman ako sa taas ng bundok. Good morning, Dive Philippines. So, ito kami sa may summit lang. Pilipinas pa ba to? Umuusok yung bunga. Pilipinas pa ba to? We're currently here at the summit of Mount Saldang. Sabi ko sana tapulaw. No. Tapos naka-ano kami, naka-survival mode. We're preparing namin ng breakfast. Guys, pwede na siguro to. Ha? Okay na ba? Nag-breakfast kami dito. Sobrang lamig. Baka malaban na namin yung lamig dito. Happy tayo.
pababa na kami from summit dito sa Mount Halcon, and makikita natin yung rich flora and fauna. Ganito sila kaliliit yung mga shrubs. As we go higher kasi nagbabago yung vegetation tsaka yung mga yung environment due to sudden change of weather. Kaya pawala-wala ng clearing, and napaka ultra-mafic talaga nitong Mount Halcon. So mamaya kita tayo sa may baba. Alright, so ganito yung way pababa. Makikita nyo yung knife edge. Pinabay-bay namin yung knife edge. Alright. Ah, may mga nakakasugat na. Nasugat ako. Alright, so kailangan na natin mag-grab sa pagkakit. So ang kagandahan dito, since ultra-mafic siya, makikita niyo yung mga ganitong uri. I don't know if it's fern, sponge, or anong klaseng halaman. Nandito tayo ngayon sa Mount Halcon. Ang current elevation natin is 2,180 meters. Since rainforest itong Mount Halcon, dito rin nanggagaling yung source ng tubig sa Dulangan River. And since rainforest siya, basa yung mga moss. So pababa na kami ulit, from dun sa Anglo River, probably mga 1 hour, depende sa pacing, eh makikita nyo na tong Dulangan River. Pag ganun siya, pababa. So napakadelikado nga dito pagka rainy season, kasi malamang ito yung nagiging catch basin ng mga nasawa, yung mga ng mga waterfalls dun sa taas. So malamig yung tubig dyan. You need to cross that, and then taas, apply a campsite. Alright! Love ito kami! Diyan kami nang galing sa taas. Sa summit. Alright. Asang kapulag? Araya. Araya. Ugo. Ulag. Sa kapulag. Ano? Galing kami dun sa may Dulangan River. Ngayon nandito kami sa way papunta ng Aplaya at around 1,468 meters. Eh, lucky na natagpuan ko itong pitcher plant na endemic lamang dito sa Mount Halcon. Ibig sabihin, dito lang siya nakikita. Ang tawag dito ay Nepenthes burke. Ayan. Kita niyo. Ayan siya. Nepenthes burke. May water siya sa loob. Ibig sabihin nun, ganun ka-rich ang flora and fauna dito sa Mount Halcon. Kaya dapat talaga isaalang-alang natin kahit sa ang bundok yung LNT principles. May mga ferns and may mga kakaibang uri ng, I don't know if it's lichen, kulay orange siya. I know, kikita nyo, kulay orange. Since katulad ng sinabi ko kanina, pabago-bago ang weather dito, o may sariling weather system ang Mount Halcon. Mamaya may sunlight, biglang magka-fog, and ngayon meron na namang clearing. So malapit na ako dun sa Aplaya. So andito ako ngayon sa Aplaya, which is ito yung campsite pababa dun ay Dulangan. So since it's a campsite, siguro hindi natin maiiwasan na may makaiwan ng basura dito, katulad ng mga nakita ko ngayon. Meron ako nakitang wet wipes, pinaglagyan ng emergency blanket, pinaglagyan ng crackers, at ang bote ng alak. So, siguro di natin maiwasan na since ito ay campsite na makaiwan ng kalat, at siguro na rin na dahil mahal natin kabundukan, mas maigi na lang na pulutin natin yung mga kalat na hindi siguro sinasadya na naiiwan dito sa campsite. Since katulad na sinabi ko kanina, ang Mount Halcon ay sagrado para sa mga katutubang alangan ng mga yan. At isa itong biodiversity spot. Kailangan natin isaalang-alang lagi ang LNT principle. Leave no trace. So kanina pa ako nagpupulot ng kalat, mapupuno na yung bag ko. Okay na! Salamat! Huwag tayo magkakalat dito sa bundok. Okay!
So we're pabalik na. Pabalik tayo sa Maynila. And successful ang climb sa Halcon. Saan yung makasama ko mga boys? Ay mga kapatingin. Ayun nyo? Ayun na tumigil. Ano mo sabi mo sa climb natin? Ayos, ayos. Talaga ba? Basagang ano, tuhod. Basagang itlog. Toy! Basagang itlog. Asim, ano mo sabi mo sakit natin? Nag-video ka din? Dali lang. Import, galing kabayan. Guide ng tabayok. Asa na? Ayan o. Oh. Alright. So, we're boarding na. Kamusta climb natin? Ayan naman. Nagutom ako pa. Diba, tingnan mo mga tsura nila. Kamusta kayo? Kamusta kayo dyan? Pagod na kami.